Naniniwala ako na inosente si Leobert dito. But at the same time, inosente rin si Jobert. Pag-usapan natin. Kung matatandaan natin, ayon sa pahayag ni Jobert na 1 month before na pagkawala ni Jovelyn is August 5, di ba? 1 month before, that is June 5 or something, sometime in June, ano? First week. Eh, lumapit nga itong si Leobert kay Jobert na parang merong pinaplano yung taong nasa likod or yung mga taong nasa likod na meron silang ililigpit at ililibing na hindi mga ngamoy. Yun yung pakiusap ni Leobert kay Jobert. Kaya ko sinasabi yung taong nasa likod kasi hindi magagawa ni Leobert yung mga ginawang pagkalansay doon sa remains. Pangalawa, nung tinanong ni Jobert about sa pagkakakitaan, sinabi ni Leobert na siya daw ang bahala. Ibig sabihin, may budget. Kung may budget, alam naman natin na wala namang sapat or kakayahan si Leobert. So meron talagang nasa taong nasa likod nito. Because of this, nagkaroon ng idea si Jobert na merong pinaplano. So ang nangyari, pagkatapos niyan, siguro hindi natin alam na siguro inabort na nila yung usap na yun. Siguro sinabihan si Leobert na hayaan mo na yan. Parang inabort mission nila yung pagkokonibes or pakikiusap kay Jobert at that time. Dahil ano pang nagkaroon sila ng pag-cut ng communication, di ba? Sabi nga ni Leobert, hindi na sila nag-usap pagkatapos nun. Only after a month, nung nawawala si Jobelin, after a week, nagkausap na magkita or pinuntahan ni Leobert itong si Jobert. So nung nagkita sila, nagkaroon ng incidents na saksakan. Ay, ang punto natin dito is, maaari talaga na inosente si Leobert, pero meron siyang alam. Kaya nga ito yung pakiusap namin sa'yo, Leobert. Huwag mong sabihin na hindi mo alam at wala kang alam sa nangyari. While innocent ka, kailangan i-prove mo, ipakita mo. O lalong-lalo na ngayon, pag-uusapan na yan sa korte kasi nga, siyempre, case closed na at yan ay didinggin na sa korte. So, kung ano man yung nalalaman mo, kung ano man, sino man yung nasa likuran nito, kailangan mong makipag-cooperate na sabihin kung sino talaga. Otherwise, kung yung ang gusto nyong mangyari, kasi yun ata yung original plan ng nasa likod niyan, idiin si Jobert at ikaw ay parang lumalabas na maaabsuelto kasi ikaw lang naman ay parang parang kasama ka lang doon, parang accessory ka na lang doon. Tapos yung ididin ay prime suspect itong si Jobert. Ang naging problema lang, hindi na-anticipate nung mga taong nasa likod nito, yung mga taong kausap mo or yung taong nasa likod nito, ang hindi nila na-anticipate ay nung panahon na yun, merong witness na si Jobert ay nasa trabaho. Siyempre, hindi alam, hindi nyo alam. Hindi alam din nung nasa taong nasa likod nito kung saan nung whereabouts ni Jobert nung August 5. Yun pala, nasa trabaho siya. So, magiging malakas ang kaso sa kanya na siya ay innocent kasi merong magpuprove sa kanya na siya ay nasa trabaho at that time na nawawala si Jobelin. O ngayon, babalik tayo doon sa senaryo na wala kang kinalaman, inosente ka, pero meron kang nalalaman. Kung ano man yung nalalaman mo, pwede nating i-connect yan dahil of course, pinsan mo si Jobelin. So alam mo kung ano yung time ng labas, kumbaga taga-roon ka. So alam mo lahat ng mga details about kay Jobelin. So maaari yung taong nasa likod nito ay kinausap ka. Hindi natin alam kung kinausap ka
o tinakot ka, that we don't know. Kaya ito ang kailangan mong i-prove sa korte. Pero huwag mong sabihin na wala kang alam, na dinala ka lang doon, tas itinuturo, pinagtuturo, maaring totoo yun. Pero meron at meron kang alam. Kaya ngayon yung sinasabi natin nung last na video natin, na ikaw ang susi sa paglutas ng kasong ito. Dahil ikaw talaga ang may alam. Kasi kung itinuturo ninyo na prime suspect si Jobert dito, bakit all the time na nangyayari itong investigation ko noon ng PNP, eh bakit wala siya doon? Lahat ng nagtuturo ng mga gamit ay ikaw. Yung cellphone, kung saan ibinaon yung alahas, eh ikaw nagtuturo. Kung saan yung crime scene, eh ikaw yung nagtuturo. Asan si Jobert doon? So kung titignan natin, ang teorya natin dito is, maaari, ikaw lang naman ang nakakaalam. Pero ang teorya natin dito, maaari na nung inabort ninyo ito at nung nawawala na si Jobelyn, maaari na baka sinabihan ka na tudasin mo na lang yan si Jobert kasi meron siyang nalalaman at tayo ay mabubuking. Maaaring ganun yung nangyari. Kasi ako naman hindi ako naniniwala doon sa sinasabi mo na kaya kayo nagkaroon ng saksakan incidents kasi nagkaaway kayo dahil sa babae, dahil sa selos. Kung sa selos lang, hindi hahantong sa isang saksakan o anuman. So yun lang, Jobert, ikaw yung susi sa paglutas at pagkuha ng tamang hustisya rito, ano? At kung i-coconnect natin yan, yung sinasabing hawak ni Sir Biguas na video, yun ay talagang malakas na susi yun. Kung meron yun. Eh kung wala, ang mangyayari niyan, kahit na kayong dalawa ni Jobert ay inosente, malamang sa malamang, matatalo kayo sa kaso at makukulong kayo. Kahit pa na kayo ay inosente. Kaya nga yung inuudyokan natin, dalawa naman kasi ang possibility na pwedeng mangyari dyan . Kung inilabas ni Sir Biguas yung video bago pa nagkaroon ng piskalya, alright? Nagkaroon ng kaso sa piskalya noong August 30. Kung nailabas yan before August 30, maaring naagapan pa na ito ay didinggin sa kaso at yung mga suspect ay hindi kayong dalawa ni Jobert, kundi yung mga taong nasa video na nagtatanim kalansay. Pero hindi naagapan kasi hindi nailabas yung video. Ngayon, maaring ito yung sinasabi ni Sir Biguas na sa tamang panahon, maaring yung sa tamang panahon na sinasabi niya ay pag nasa korte na. As representing Jobert, maaari siguro na pag nilabas niyo yung video niya na nasa korte, ay magiging malakas na evidence. Alright? Kasi syempre, kung yan ay tinatanim kalansay, meron ka na ang pruweba na hindi nga ikaw ay involved dyan sa paggawa ng rape with murder na yan. Otherwise, kung wala talagang video na yan, malamang sa malamang, ang hahantungan mo niyan, makukulong ka at ikaw na nga yung madidiin na guilty dito.